Maligayang pagbabalik po sa aking channel. Please subscribe my channel at pakihit na din po ng bell button para ma-notify kayo sa mas marami ko pa pong uploads ng Abot Kamay na Pangarap. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At ngayon naman po ay gawa natin ng recap ang episode 94 ng Abot Kamay na Pangarap. Sa pagpapatuloy ng paganda na pagandang Abot Kamay na Pangarap, andito na po tayo sa most exciting part. Matyagang naghihintay si Lynette at ang mga kaibigang Nars na si Karen at Ivan, pati na din si Regan sa pagbabalik o kahit anong update na galing kay Doktora Annalyn. Sa wakas, pumasok ang mga pulis at may daladalang good news na na-rescue na daw si Doktora Annalyn, kaya nabuhayan si Lynette at kitang-kita sa mukha niya ang kaligayahan. Samantala, kinumusta ni Zoe si Dr. Luke kung okay lang ba ang pakiramdam ng lalaking doktor. Kitang-kita kay Zoe ang pagbabago sa ugali niya. Hindi na magaspang ang pag-uugali niya, as in sudden transformation talaga si Zoe. From bad girl to good girl na siya. At alam ko maraming viewers ang medyo natutuwa na kay Zoe. Pareho sila nag-aalala at umaasang makakabalik si Doktora Annalyn ng ligtas. Habang nag-uusap sila, dumating si Doktora Enriquez at nag-update sa kanila na nasagip na daw si Doktora Annalyn ng mga pulis, kaya tuwang-tuwa ang dalawang doktor. Isa din ito sa pinaka-exciting scene, ang muling pagkikita ng mag-inang Lynette at Doktora Annalyn. Nag-akap sila ng mahigpit at tumulo ang mga luha. Luha ng kaligayahan, luha ng pagkasabik. Umaapaw ang emosyon ng mag-ina dahil halos ayaw nilang maghiwalay sa pagkakayakap. Sinabi ni Lynette na yun na daw ang pinakamagandang regalo na natanggap niya ngayong Pasko. Wala na daw siyang ibang mahihiling pa. Nawala na daw lahat ang takot niya. Pati mga kaibigan ni Doktora Annalyn ay masayang masaya sa pagbabalik ni Doktora Annalyn. Niyakap din siya ni Zoe na mahigpit nung magkita sila at kitang-kita sa mukha ni Zoe na totoong natuwa siya sa pagbabalik ni Doktora Annalyn. Pero may kapalit ang saya nilang lahat nang biglang ipinasok si Dr. Tanyag na naka-stretcher at sinabi ng pulis na natamaan si Dr. Tanyag ng bala sa likod pero ligtas naman siya. Pero nakangiti si Dr. Tanyag na makita niya ang dalawa niyang anak na ligtas na. Maging sina Cromwell at Josa at ang mga doktor sa Apex Hospital ay tuwang-tuwa sa balitang ligtas na si Dr. Annalyn. Sa kwarto naman ni Dr. Tanyag, binisita siya ni Lynette. Nagpasalamat si Lynette sa pagligtas ni Dr. Tanyag sa anak nila. Nagpaalam kaagad si Lynette at sinabing iuuwi na daw niya si Annalyn para makapagpahinga. Dumating na si Moira sa hospital at handa nang sumabog ang galit at pagkasuklam niya sa natuklasan niya na sikreto. Feeling niya, trinidor siya ng mahabang panahon nila Lynette at Dr. Tanyag. Nakita ni Moira si Dr. Enriquez at tinanong niya si Dr. Tanyag kung nasaan at sinabi naman ni Dr. Enriquez na nasa kwarto at nagpapahinga lang ito. Nag-aasikaso si Dr. Tanyag ng sarili niya nung nakita niya ang naiwang cellphone ni Lynette sa kama. Kinuha niya ito at lumabas sa kwarto para ibigay ito kay Lynette. Samantala, na-discover ni Lynette na naiwan niya ang cellphone niya sa kwarto ni Dr. Tanyag kaya binalikan niya ito. Pero pagpasok niya sa kwarto, andoon si Moira at galit na galit ito. Para itong Leon na handang sagpangin ang kalaban. Sinabi niya kay Lynette na kay tagal kitang hinanap. Ikaw pala si Tisay, ang kabit ng asawa ko. Sinabi ng lahat ni Moira ang kinikimkim na galit kay Lynette. Sa kabilang kwarto naman, magkausap at nagbibiroan sila Doktora Annalyn at ang mga nurse, pati na si Zoe, nang biglang umiksena si Michael at maraming masasakit na salita ang bintawan nito patungkol sa mga kaibigan ni Doktora Annalyn na wala daw silang concern kay Doktora Annalyn at puro daw walang kwenta. Kahit si Zoe ay hindi niya pinaligtas at madami ding masasakit na salita ang binitawan kay Zoe. Mabuti na lang at mabait na si Zoe at hindi siya pinatulan. Maging si Dr. Luke ay sinaktan din ni Michael. Feeling tatay talaga si Michael kay Doktora Annalyn, pero ang hindi niya napansin, nagulat na gulat at may halong galit ang reaksyon ni Doktora Annalyn sa ikinakilos at pinagsasabi ni Michael sa mga kaibigan niya. Balikan natin si Lynette at Moira. Na-corner na ni Moira si Lynette. Hindi na pwedeng lumusot si Lynette kaya sinabi niya kay Moira na magpapaliwanag daw siya. Sinabi ni Moira na hindi niya kailangan ang paliwanag ni Lynette. Sa sobrang galit ni Moira ay kinuha niya ang defibrillator at sinabing susunugin daw niya ang pagkatisay ni Lynette. Saktong dumating si Dr. Tanyag at Dr. Enriquez kaya napigilan nila si Moira. Pasalamat ka Lynette at dumating sila kasi di mo talaga mapipigilan ang galit ni Moira. Nung oras na yon ipinagsigawan na ni Moira
sa lahat na si Lynette ang kabit ni Dr. Tanyag at nagkaanak sila at yun nga ay walang iba kundi si Dr. Annalyn. Shock ang lahat ng nakarinig sa revelasyon ni Moira. Nakakainis naman, masaya na sana at ligtas na ang mga doctors. Pero eto na yung oras ng pagsisiwalat ng sikreto. Pero paano tatanggapin ni Zoe at Doktora Annalyn ngayon pa naman na gumaganda na ang relasyon nila bilang magkaibigan? Hanggang saan dadalhin si Moira ng galit niya? Paano ito lulusutan ni Dr. Tanyag? Abangan po natin dito lang po sa Abot Kamay na Pangarap. At kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at pakihit na din po ng bell button para ma-notify kayo sa mas marami ko pa pong uploads ng Abot Kamay na Pangarap. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat.